Unti-unti na pong sinisimulan ang mga proseso ng gamutan kay Chris. Binigay ang lahat ng parangal sa mga piniling national artist. Hindi nakarating si Nora Honor. Wala daw siyang importansyang ibinibigay sa Malacanang. Nagkita na po si Ate Gay at si Lotlot sa isang lugar. Character actress, pinagkakitaan ng kakatihan. Ako naman, mga kachika. Eto na naman po kami. Siyempre, puro masasayang senaryo lamang po. At maiinit na controversy ang ihahandog namin sa inyo. Maraming salamat sa aking anak, Romel Chica. Maraming salamat din po, Nani. At sa nagladlad ko pong anak para si Morley Alinyo. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na welcome po kayo ngayon dito sa Showbiz Now! Opo, Ate Christy. Ano ka? Queer? Lesbian? Gay? Trans! Transformer! Gay! Ayan, Christy. Hula na lang, may hala. May ano, may bulaklak. Ala-ala ng mga... Ala po. Pero ba't ba natin ninano sa kanya kamatay? Ay, nako. Okay, mga kachika, alam po namin, kahit saan po natin ibaling ang kwento, kahit maging sikat si ganito, mag-trending si ganyan, may isa pa rin po kayong natitirang tanong sa amin kung kumusta na siya. Siyempre po, ang gusto nyong marinig ay kung ano na po ba talaga ang nagaganap ngayon kay Chris Aquino sa Houston, Texas. Oh, ikaw, na mula na umalis si Chris, anong naaalala mo? Naaalala ko yung mga picture-picture niya nung papayat siya ng papaya. Mga kung ano-ano yung mga sinasaksak sa mga veins niya. Ako naalala ko sa kanya na sa wheelchair siya. At naalala ko rin siyempre yung nagdetalye siya ng kanyang sakit at kasama yung mga doktor. And after that, wala na akong narinig pa. Nadinig mo yun? Oh, after that. Ano ba to? Naghahamon ka ba? Ay, hindi po. Hindi po! Yun po mga kachika, alam po namin na gusto nyo makarinig ng kwento mula sa amin tungkol sa gamutan na pinagdadaanan po ni Chris Aquino sa Amerika. Ayon sa mga pinakahuling balita na nakararating sa atin, maayos ng tiningnan ang kanyang vital signs. At ang dahilan nga po kung bakit dali-dali silang lumipad papuntang Amerika ay ayaw nilang mahuli sa oras ng gamutan. Yun yung kailangan-kailangan, doon naman tayo ninerbios. Correct. Sobra naman. Mampong ninervyos na windang ang publiko. Dalang akala naman po natin talaga eh, wala nang natitira pang panahon. Kasi nga, para siya iligtas. Yung sinabing oras lang ang kalaban niya. Time is my enemy right now, sabi niya. At yun nga po, tulad ng ating inaasahan, unti-unti na pong sinisimulan ang mga proseso ng gamutan kay Chris. At maraming salamat dahil yung kanyang team of doctors, lalo na yung film doctor na binanggit niya, na nakakita nung sakit niya na kailangan talaga dun sa Amerika gamutin, siya ang head doctor. Ate Christy, ibig sabihin, okay na siyang saksakan ng mga gamot, okay na siyang gamutin, dahil okay na yung mga vital statistic niya. Paano? 34? Vital signs. Vital signs. Vital signs. Ikaw, sabi mo na vital statistics. Hindi ba kapag dinadala tayo sa ospital o kahit dinadala tayo sa ICU, ang talagang tutok na tutok ang mga doktor sa ating vital signs. Mm. Ang ibig sabihin, ating heart, ang kidney, ang lungs, yung breathing process, number one yan. At kung ang BP natin, talagang hindi fluctuating. Yun yung mga talagang tinututukan. At sa palagay ko naman, para simulan ng gamutan, positibo. Uy, maganda yan. Nanakit ang maayos siya, di ba? At least ang malaga dito na eh, nasisimulan na. So ang ibig sabihin nun, unti-unti na umuusog ang kanya mga laboratory exam, test. At sana mapaaga yung gamutan sa kanya. Para... Eh kaso, di ba, noong pa man sinabi na ng mga doktor na ang epekto na positibo ng mga gamot, 8 months to 1 year bago makita yung pagbabago. Una muna na siyempre aayusin yung mga vital signs, tapos yung sa veins niya, yung sa egg pa. Yun ang number one eh, di ba? Alagang kailangan talaga pagtibayan ang system ni Chris. Yung antibodies na tinatawag, ini-inject yun eh. Para may panlaban tayo. At saka,
yun yung guerrilla sa loob ng katawan. Oo, at saka ang nakakatakot kasi sa kanya, ang hirap. Yung ibinibigay kasing gamot sa kanya, yun yung inaaral kasi yun yung nag-effect sa kanya. Hindi magandang effect. Inaaral pa yung mga gamot. Gamot na dapat isak sa kanya. Oh, so hindi pa confirm na ito gamot ito talaga. Oh, hindi kasi tayo, pwede tayo magpasaksak ng steroid. Ang mga athletes, ginagawa yan. Diba? Nagkakaroon pa nga ng question, dayaan, ang mga atleta na sinasaksakan ng steroids kaya mabibilis tumakbo. Wala, nakakalakas yun, diba? Biglang sumisipa. Kay Chris, hindi pwede yun. Napaka-fragile niya. Lalo ang kanya mga vein. Hindi siya pwede sa steroids. Kaya kailangan talaga mga satong gamot na pagkamamahal ang i-inject sa kanya. Isa lang ang wish ko para maibsan yun. Siyempre, pag-aalala natin kay Chris Aquino. Sana magpahatid siya ng kanyang mensahe. Alam mo, alam ko kung bakit hindi pa siya nakapagpapadala ng kanyang personal na siya mismo magkukwento. Hindi pa niya kaya. Kasi saan ka naman nakakita? Dumadaan ka sa mahabang gamutan. Marami kang iniinda. Tapos kung mag-text ka o kung mag-post ka, tiwa-tiway-way. Unahin mo pa ba yan? Sino naman maniniwala? Diba? Siyempre, unahin mo yung kaligtasan mo. Kung maganda, nakakontain lamang siya sa isang ospital. Andun na ang lahat-lahat. Pero siyempre, kumuha siya ng tirahan ni Diyos at ni Bimbi. Gastos, no? Pero kaya naman niya. Diba sabi nga natin, isang sundalo si Chris Aquino na hindi papasok sa gyera nang wala siyang mga bala. Pero siguro, ready na siya na eh. Maubos man ang kayamanan ko basta gumaling lang ako. At sana makapagtagumpay siya sa laban na ito. Manalo siya. Kasi maraming umaasa pa rin sa kanya. Yes. Oo naman. At saka sabi nga natin, iisa lamang ang ating buhay. Kapag nawala, hindi na po tayo bumili ng kahit naka-display pa sa pinakamahal na tindahan o shopping mall. Iisa lamang po yan. Kaya talagang gagawin natin ang lahat para tayo makasalba. Correct. Bali wala na pera pag gaganito. Oo. Diba? Hindi na usapin ang pera ngayon kay Chris Aquino. Labas siya ng labas para mabuhay. Kaya nga ang pera, Ate Christy, paulit-ulit nga akong sinasabi, iniimpok natin yan. Pinaghahandaan natin ang kinabukasan. Pero mas paghandaan natin yung doon. Oo. Pero, syempre, habang nandito ka pa sa lupa, ano ang gagawin mo? Tututukan mo ang sakit mo. Araw ka muna pumunta doon. Correct. Tama. Try mong... Gusto mo ba? Ikaw doon ka na agad? Ay, gusto ko doon kaysa dito. Sigurado ka ba doon? Doon. Sigurado ko yung doon sa ilalim. Parang pero minsan ano, pag nag-iisa ka na lang sa gabi, maiisip mo ang kamatayan. Maiisip mo, paano kung walang kabilang buhay? Paano kung walang second life? Ano yun? Basta ipapasok ka lang sa kabaong, ibabaon ka sa lupa, at yun na yun. Diba maiisip ako, Ate Christine, naniniwala ako may second life kasi lalo, may kaluluwa eh. Ako lalo naniniwala na merong ikalawang gloria para diba sa sinasabi natin. Nga niya, ay nawala na tayo. May usbong na sila yun tayo dati. Reincarnation. Incarnation. Pero, yung totoong pinag-uusapan natin, meron bang second life? Meron bang buhay pa sa dako paroon? At sabi nga, ilatag mo sa Panginoon ang lahat-lahat ng gusto mo at kapag alam ng Diyos na pupwede, ibibigay sa'yo. Meron nga pala nagtanong, ano natin, ba't ang dami-dami ko rin kwento na alam tungkol sa mga kwento ng Diyos, kwento ng pananampalataya. Hindi ko pa po nasasabi sa inyo, ang lolo ko po ay isang pastor sa Church of Christ po kami. Ako po ay linyagan at bautisado sa Church of Christ. Dito sa Quiapo, meron kaming malaking kapilya, ang Cruzada. Dito sa Sampaloc, yung Economia Church. Ang nanay tatay ko po, diakono at elder sila ng simbahan. Kaya naman mahalang ka sa Biblia. Ako, CYF teacher ako. Tingnan mo. Christian Youth Fellowship. Kaya pala marami kang alam sa ganon. Kaya yung po mga bata na sumasamba, hinihiwalay sila sa kanila mga magulang. Meron namang isang lugar, doon ako nagtuturo. Sa mga Katoliko, katikista naman ang tao. Katikista. Yung kwento ko tungkol sa babae na kinaladkad yung krus. Kinuwento ko yon sa mga estudyante. Yun. Diba yung upon this rock, I will build my church. Mga ganun. Kaya ito pala, iniwan natin na sister. Kaya akala nyo lang po, puro chismis tayo. Akala nyo lang po, puro patawa tayo. Meron naman pong malalim na pinaghuhugutan pagdating po sa relihiyon. At this time, Ate Christy, siguro si Chris Aquino, lahat ibinigay niya na sa Diyos, lahat itinawag niya na sa Diyos, ipinagpasa Diyos niya na sa lahat. Hindi ba lahat ng gumagaling? Isa lang ang sinasabi, itinaas na namin sa Panginoon ang lahat-lahat. At eto naman na pinagbigyan pa niya ako ng minsan pa. Yes. Diba? Totoo yun. Kapag ang mga problema po ay hindi na natin kaya,
kaya, kahit naniniwala tayo na kaya nating resolbahan, ilatag po natin at itaas sa Diyos. Siya lang po ang nakakaalam ng kung ano ang nararapat sa atin. Diba? And He said, cast your burdens upon me. At saka yung pag may hiniling tayo, hindi binibigay sa atin ng pagkatagal-tagal na panahon. Hindi po ibig sabihin nun, hindi din ayaw niyang ibigay. Redirection. Meron po siyang ibibigay sa atin ang higit pa sa ating hinihingi. At saka minsan, di ba na, kaya hindi niya binibigay yung hinihingi mo kasi alam niya, kapag binigay sa'yo, mapapasama ka. Magkakaroon ng epekto, negatibo yun. Kaya redirection. Pinakamaayos, pinakamaganda na wala tayong sabit, yun ang ibinibigay ng Diyos. Kaling-kaling mo na pala ni Christy. Alam mo, darating ang araw, pag-uusapan natin yung mga tauhan sa Biblia. Mateo, pwede. Alam niyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Genesis, Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomio. Alam! Pero nung naagaw ako ng showbiz, nalulungkot ako. Si Mateo, naging si Mateo Gudicelli na. Si Maria. Marisa Soriano na. Paano? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos, naging BBM. Talagang redirection talaga ito. Yung Lucas, ala, iba na rin, artista na. Juan, naging Juan po si Henry Leta. Dahil nakakatuwa lamang po na I'm sure, sigurado po ako, sa mga panahong ito, wala na pong ibang tinututukan si Chris Aquino, kundi ang itaas niya ang kanyang kahilingan sa Panginoon. Correct. At samahan natin siya, Ate Christy. Tama. Kasi naniniwala ako na kapag mas marami ang nagdadasal, tama, marami ang tumatawag, bulong man yan, magiging malakas na sigaw yan pagsama-sama. Oh. Hindi ba, tsaka hindi naman natin kailangan sumigaw para tayo pakinggan. Totoo din yan. Yung bulong lang, ano. Oo nga, diba? Ako nga, pag nagdarasal ako, iisip lang, diba na? Tama yun. Hindi ako nagsasalita. Tsaka huwag yung paulit-ulit. Sabi niya, huwag paulit-ulit ang dasal. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Ano nga ba yung pinikula ni Dory Romero na yung narinig kaya tayo ng Diyos, ang dami-dami humihiling sa kanya. Ano nga yun? Hindi. Ilang katawan ba meron ng Panginoon? Oo. Sa bilyon-bilyon tao sa mundo, lahat tayo may hiningi. Narinig kaya niya lahat. Parang ano, nakakaloka yan. Alam mo, napag-usapan natin si Gloria Romero. One time, the last interview ko sa kanya. Interview ko sa kanya. Ano ba may pustis mo ba? Ha? Yung huling interview ko sa kanya, tinanong ko siya. Sabi ko, Tita Gloria, naniniwala ka ba sa reincarnation? Naniniwala siya. Sabi niya sa akin. Tapos tinanong ko rin, Tita Gloria, kung ikaw ay mawawala at muling magubuhay, ano ang gusto mo sa susunod? Maging. Alam mo, isa lang ang sinagot niya. Gusto kong Gloria Romero pa rin. Ay, masaya. Pero hindi reincarnation yon, kasi dapat pag reincarnation, hiwalay ka na sa dati mong imahe. Ikaw, anong gusto mo pagka ikaw ay nawala tapos ibinalik ka? Anong gusto mo maging? Gusto kong maging hibon. Bakit? Kasi lilipad ako kung saan ko gusto pumunta at makakarating ako sa gusto kong punan na mas mabilis. Alam mo, may mga kwento tungkol sa ibon, di ba? Huwag kayong hingi ng hingi, inay, sabi nung anak. Tingnan nyo nga ang mga ibon, palipad-lipad lang. Meron silang kinakain. Di ba, mga ikaw? Ako, gusto ko kung totoong may reincarnation, isa lang, gawin akong babae, babae. Gawin akong lalaki o lalaki. Para maramdaman ko naman ang tunay na normal na pagmamahal. Gusto ko ng isang pamilya na buo. Gusto ko ng isang pamilyang may pagmamahalan sa isa't isa. Gusto kong maranasan yung normal na buhay. Oh, kasi bilang magulang, nag-iisa tsaka yung anak, di ba? Ako gusto ko maging aso. Napaka-loyal kasi ng aso. Ang ahas kasi, kahit pakainin mo minuminuto, tutuklawin ka pa rin. Pero ang aso ng katawagan ay best friend ng tao. Hindi kanya iiwanan kahit ano ang mangyari. Di ba? Napaka-loyal ng aso. Mabuti pa nga ang aso, loyal. Di ba? Ang ibang tao, walang loyalty. Yun. O, ba't napakalayo na natin? Mundo na ng mga hayop itong ano natin. Kung saan saan muna tayo? Pagsimula tayo kay Chris Aquino. Oo, dapat ako saan saan. Basta, sa kalublooban po ng puso namin, duputin nyo man, pulan on hanggang ngayon, nananalangin po kami ng ipagpapatuloy pa ng pagpapagaling ni Chris Aquino. Tama. Oh, yes. Sabay-sabay po tayo manalangin para kay Chris. Salamat po. Alam mo, hindi ba ibinigay ang lahat ng parangal sa mga piniling national artist sa iba-ibang hanay nung Friday? Hindi nakarating si Nora Honor. Inintri-intriga siya.
siya. Marami wala daw siyang pagpapahayag. Siyempre, siya yung parang pinakamataas doon, Ate Christie. Wala daw siyang importansya na ibinibigay sa Malacanang dahil hindi siya dumating. Ang dumating kasi ang tumanggap ng award niya, si Matet at si Ian De Leon. Mm-hmm. At bakit nga ba, Ate Christie? Morley, may sakit naman si Nora Honor. Mm-hmm. Hindi naman niya kaya. Pinaghandaan niya to. Sabi nga ng mga anak niya, nagpagupit pa raw ng buhok. Kaya matagal na niyang pinaghahandaan itong pagtanggap nitong pinakamataas na antas ng parangal sa kahit sinong artista. Nagpagawa pa raw ng damit. Pero pagdating ng awarding, talagang hindi niya kakayanin. Ang sabi, ayaw payagan ng mga doktor niya, si Nora Honor, na umalis at lumabas ng ospital. Bakit? Ano ba ang sakit ni Nora Honor? At ganun na lang ang mga doktor at ayaw siyang policy. Itatawid ko ito sa isang paraan na maayos at mauunawaan, lalo na ng kanyang mga tagahanga. Hindi na po bumabata si Nora Honor. Nung kanyang kabataan ay lahat siguro ng luho ng katawan ay ibinigay niya sa kanyang sarili. Ala, sigarilyo, at iba pa pong mga siguro ay hindi karapat dapat bigay sa ating katawan kung iniingatan natin. Si Nora po, lagi siyang naka-oxygen. Bakit na naman uli? Siyempre, hindi siya makahinga. Hanggang sa dinala na po siya sa ospital. Hanggang doon lang ang masasabi ko kasi nangako ako sa aking source na hanggang doon lang ang aking sasabihin. Hanggang tintuan lang po ng ospital. Pero maniwala, kahit ano mo kay Jobs Jersin, nung umagang yon na nalaman ko ang kanyang sitwasyon, umahagulgul ako. Buhay na pangarap ko si Nora Uno. Mahal na mahal mo si Nora Uno. Sobra. Kahit pinipitik ko siya, may kakambal na pagmamahal yun. Isa siya sa mga inspirasyon ng buhay ko. Kaya nung malaman ko na hindi siya nakakahinga na maayos, lagi siya naka-oxygen hanggang sa dalhin na sa ospital at talagang binabantayan na, parang ang lakas-lakas ng suntok sa puso ko talaga. Nakabahala naman yung gano'n, nakaka-alarma para sa mga tagahanga at mga nagmamahal kay Ate Kay. Isa lang po masasabi ko, hindi lang po si Chris Aquino ang dapat nating alayan ng taimtim na panalangin. Isama po natin ang superstar na si Nora Honor. Isama natin. Nakakalungkot kung kailan niya naman natanggap yung pinakamataas na award para sa isang napakahusay na artista. At napakaganda dun sa kanyang YouTube channel. Ang ganda-ganda ng sinabi niya na napakatagal na panahon ko po itong pinaghirapan at natural lamang po na umaasa rin ako na makukuha ko ang parangal na ito. Unang-una sa pamilya niya na sumuporta sa kanya ng todo, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga Noranyan. Na 5 dekada na po mula noon hanggang ngayon, hindi bumibitiw ng pagsuporta sa kanya. At gusto din niyang ialay ang kanyang parangal sa industriya ng pelikulang Pilipino na naging mabuti sa kanya, na nagpabago ng kanyang buhay. Ate Christie, nang wala si Nora Honor para tanggapin yung award, sino-sino sa pamilya ni Mamagay ang naroon para tanggapin ang National Artist? Ang pagkakaalam ko, si Kenneth. Nandun sila. Nandun si Kenneth. Oo, nakita ko sila din. At saka si Kiko. Isa pa. Pero ang tumanggap kay Pangulong Rodrigo Duterte, si Ian De Leon at saka si Matet. Si Matet naman, always on the go. Anytime na wala ang mami niya, siya yung pumapalit bilang kinatawan. Ano kung sasabihin na nagkita na sila ni Lotlot pero hindi sa pagbibigay ng parangal? Ano kung sasabihin na nagkita na po yung mag-ina? Ala, eto pa naman yung matagal nating sinasabi. Idinadalangin natin na sana si Lotlot puntahan ng mami niya. Sana magpakumbaba si Lotlot kahit sa pinakahuling sandali. Oo, diba? Yun lang yan natin. Diba? Sana this time may sakit si Nora Honor. Isang bagay lang ang dapat gawin niya. Bumabasa sa kinalalagyan niya, tanggalin niya yung galit niya, lumapit siya sa kanyang ina. Mahirap kasi po ang buhay ng isang taong may sakit. Kung yung ang walang sakit, kinukuha ni Lord, yun pa kayang may sakit. Aantayin mo pa ba na mawala sa piling mo ang iyong ina bago niya marinig ang salitang patawad? Yun eh, yung si Lotlot, si Matet, si Kiko, si Kenneth. Of course, si Ian De Leon, kanyang biological son. Ito po yung mga tinuring niyang anak, itong apat, na hanggang sa pinakahuling sandali, lagi nyo nadidinig sa amin. Sana pumunta sa kanilang ina at tumanaw ng utang na loob. At tatangin si Lotlot lang naman yung hanggang ngayon ay hindi pa. Pero sa pagkakaalam ko, nagkita na po si Ate Guy at si Lotlot sa isang lugar, hindi dun sa Malacanang. Saan na naman at isang mahalaga, nagkita lang sila kung saan man yon at sana nakapag-usap man lang kahit sa at nagkaroon ng kapatawaran. Oo, yun ang ating wish. Noon nga malaman ko yung sitwasyon ng superstar, naalala ko yung huli nating
Uy, blah. Diba? Yung tungkol sa libigan ng mga bayani. Yung sinabi mo na mula sa pagpapagamot hanggang sa lamay, hanggang sa paglilibing sagot ng NCCA. Basta, isang napakalaking kalungkutan ito kapag hindi sinagot ang Diyos ang mga panalangin ng mga nagdarasal para kay Nora Honor. Sobra. Sana naman matapos itong kalungkutan itong dinaranas. Sa akin lang, Ate Christy, maging ehemplo sana si Nora Honor at itong si Lot-Lot ng isang pamilya. Huwag na natin antayin pa na dumiretso ang paan ng mga mahal nating mga magulang. Mas maganda kung dumiretso ang paan ng ating mga magulang sa tabi nila tayo ay nagpapasalamat kesa isinisigaw natin patawad. Hindi, at saka, ito yung pagkakataon na tanggalin na natin yung galit. Totoo naman yan. Huwag na tayo magsisihan. Nangyari na ang nangyari. Ang pinakamahalaga yung ngayon, ito yung pagkakataon na kailangan magkita na tayo ng mata sa mata. Kaya sana po, katulad ng hiling namin kay Chris Aquino, lalo na mga Noranians, magkaroon po sana tayo ng sama-samang kagustuhan e ipanalangin din po ang kaligtasan ng isang Nora Honor. Kailangan po niya ng ating moral support at sana ay manamnam pa niya yung kasarapan na mayakap niya yung kanyang tropeyo bilang national artist. Wala na pong mas tataas pa sa parangal na ito sa kanyang hanay. Ito na po yung ultimo na maaaring tanggapin ng isang personalidad, ang National Artist Award. Ano ba yan? Basta na, huwag ka malungkot dahil Ryan ka. Alam ko, malalampasan ito niya. Yun ang laging kong hiling. Hindi lang naman para sa Nuran yan, kundi para sa lahat. Sa publiko. Sa publiko. Yes. Na humanga sa kanyang pagganap. Mm. Sana po. Okay? Okay. Ano susunod? Naku, ito pag-uusapan natin natin, Christy. B.I. yun. Kaya ito. B.I. lang kasi. Kundi paglabas pa lang natin na obra, baka kaliwat kami. Hindi naman tayo nasa natatakot. Kaya lang, syempre. Meron din naman silang, alam mo na, itinatago. At saka discarding nila. Huwag natin sirain. Yes! Yes, yes. Simula natin to. Bigyan natin ng title. Mga artistang user. Manga gamit? Okay. Pag sinabi po sa mga column o sa mga shows, pinaglisa manggang hinog, super user. Pagasa hilaw? Mala-mala pala. User lang. Okay, una mo. Sige, itong isang aktor na guwapo, Ate Christy, may foreign blood, ay kilala na manggagamit. Okay. Yung isang aktres na ginamit-gamit niya. Grabe yung ginamit-gamit. Hinuputang ito. Ginawa niyang karelasyon. Karelasyon, niligawan, pinasa, tigit sa lahat, Genoa. Nilive-in pa nga yata eh. Oo. Oo. Ate Christy. Okay, yung girl naman kung... Ba? Eh kung di ako nagkakamali, lahat ng manahanan niya. Oo. At chorba niya. At saka isa rin itong ano eh, belong na rin to sa manga. Aminin. Alam mo, di na itong datungan din niya ito, pero mas matinding datong ang inabot ng isang magandang aktres. Halos, Diyos ko, dahil nagkaubos-ubos ng datong ng isa. Di ba ang dalawa ang nakachorbahan ito? Kasi daw yata, dahil naibulong mo na, no? Naibulong ko na nga ba? Ulitin ko. Ako bumulong sa iyo eh. Pati pamilya kasi pinaaako sa babae. Diba yun nga yung isinisigaw ng isang actress na doon sa nawalang TV network na sobrang pinirahan siya. Kasi daw, my mom likes this, my sister loves that, ganon. Bilmoko niyan. Pabili siya ng pabili. Eh, ang ginagamit niya yung kapugian lang niya. Oo. Dalawang aktres ang na-inlove, hindi lang dalawa. I know. Pero yung dalawang aktresa na ito, magkasunod to. Oh, sinuwerte naman yung pangalawa. Yaman-yamana na yun. Sinuwerte din naman yung una. Nagkaroon siya ng jowang mabait. So, kailangan magpagamit din tayo. Baka swerte din tayo. Pero naalala ko, Ate Christy, nung umiiyak-iyak tong isang aktresa, na ang names uno, niya. Uno, dos. Yung pangalawa, yung parang ang yaman-yaman ng pangalan niya. Yaman-yaman ng pangalan niya. Alam mo, nawala yung... At super rich naman siya. Super rich talaga yun. Super rich yun, di ba na? Nakabawi siya dahil yung mga nawalang datong sa kanya na hinuhot. Ay, baka 1% nga lang yung nakuha sa kanya. At saka hindi na yun. Bawit hugot siya sa jowa. At ang balita ko, itong pangalawang actress, ano rin to eh. Kuring-kuring din daw tao to, kaya... Pero sa pag-ibig, walang kuring, ano? Pero bilib ako dito sa girlas na ito, ultimo mga pamangkin, lola, lahat. Alam mo, sinistay niya lahat pangangailangan, no? Na ibigay niya. Pinaluwas lahat sa Maynila. Oo, ang swerte ng pamilya nito. Ginamit niya yung ganda niya. Kita mo naman, sinwerte. Ganun lang ang ginagawa niya. Bawit hugot siya sa ibinigay ng kapalaran sa kanya.
niya. Oo, swear. Hindi siya pinagdamutan at dahil mapursig ka, bibigyan na nga kita ng hindi ka na magtatrabaho. Hindi ka maramot. Oo, hindi ka maramot. Sabi ng kapalaran, anyway, hindi ka naman maramot. Marunong ko mag-share. Bibigyan kita na mas matinding sorpresa. At nang manahimik ka na. Mas marami ka pang matulungan. At pati yung isa, di ba? Sosyalera. Hindi lang dito sa bansa natin. International na siya. Ako yung pangalawa. Ay, sige, Ate Christy. Ito, nagsimula ito na nagwe-waiter-waitera sa isang bar na pag-aari ng isang berdaderong beke ng showbiz na kilalang-kilalang mayaman. Mm-hmm. Natural. Tenganeng-aneng naisip nitong male personality. Teka, pwede kong jowain to para magkapera ko. Sabi, gumapo kasi siya. Ang ginawa nung beke, ginawa siyang artista. Nakilala! At nako, ang dami-dami niyang ginamit. Bukad doon sa beking berdadero, pati yung isang may mataas na katungkulan sa isang network. Ay! Diba? Totoo naman. Mini, mini, my, nimo. Pinipili kung sino date sa gabi ngayon. Ginamit niya yun. At mga artistang babae. Diba? Yung bahay niya. At saka diba, nakapagpatayo nga ito doon, ano, ng isang dahil sa mga... Uy, nawala na rin yun. Diba, nakapagpatayo ito ng... Isang... Gabi ng lajim. Hindi lang yun. Bahay niya. Pak. Mib Jumaril. Kasi nga doon sa issue. Oo. Ginomit-jomit niya yung sistering. Na-deserve ba? Oo. Yan, manggagamit yan. Baka hindi niyo tayo naintindihan. Englishero to. Please do the honors. Do the honors. This is my message for you. If you do something to change your mind... If you have... Ano ba sinabi ko kanina? If you do something to change your mind, ano ba ibig mong sabihin? Kung gusto mong palitan ang nasa isip mo, ayan na, na huwag ka nang maging manggagamit. Ah, baka naman gusto mo nang magbago. You want to change your life. Ayan. Pwede na yan. Work hard. Don't go to the gays and matronas. Okay. Tama siya doon. Beauty consultant. Sapul to the max. Oh. Sa bakit wala na naman yata siya dito sa Pilipinas? Ano ang sigaw sa mga pa-contest? Ikaw na! Pakuin mo! You nail it! Ano? Ayun. Change your habit. Oh, attitude. Ayun. Attitude pala yun. Kailangan ba niyang kumain ng unti-unti? O okay lang kahit marami? English. Eat as what you want. It doesn't have to undergo something? Yes. Yes na lang sa'yo. Yes niya na lang. What is that something? So his body will be firm. Yes ulit. What is the term for that? You don't eat much. Don't eat much. Anong tawag doon sa English? You should diet. Ayun. Yun lang naman yun eh. Pinaikot-ikot yun eh. Okay, susunod. Ang susunod, ito, nakilala ko ito, dati pa, hindi pa to sikat. Tambay na ito ng mga bars. Okay. Oh. Meron itong dinadalaw sa bar na isang Becky de. Okay, diba? Na ngayon, pagkatapos doon, naging artista. Di ba dalawa yung magkaibigang Becky na pinupuntahan niya dati? Very true. Yung isa, majohang pa. Ay! Ano? Sino? Sino? Baka hindi napupukpuk. Ano yung nilalagay ito natin, Christy? Basta. Ibabad niya sa mertayulit. Basta gano'n, napupunta niya dati. Bading na kagad ang mga sinisipot-sipot nito, mga kadate, pinupunta-punta yun. At nung naging artista, iba din ang mga pinipili nito. Mga matataas din, mga big boss mga din. Mga directed by. Kaya naman pala, laging may kasama siya doon. Kahit na isipin mo, passerby lang, ano siya. Ang nakilala siya, nakilala. Kaya naman, nung nakilala siya, tignan mo naman. May nagkwento sa akin, tungkol dyan, meron daw pumunta sa bahay ni Directed Boy na ang gwapo-gwapo at tangkad-tangkad. Nagalit, sinapak-sapak daw nito, nagselos. Kaliit niya, no? Init siya lang siya, hinagis lang siya. Kasi naman, ang kabuhayan showcase na to. Pagkakataon ko na to, kailangan ayokong pakawalan. Walang dapat na sumali dito. May kwento rin ako dyan, Ate Christy. Ito daw, actor na ito, kapag gusto siya nung mini, 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 mini mo. Si Bossing. Sasabihin daw niya si Director, paalisin muna to ng maaga.
maaga. Papuntahin ito sa akin. Bakit na maaga? Pupunta naman daw ito. Madali daw kausap. Pero Ate Christy and Romel, nang sumikat na, problemado si Nini, Nini, Mami. Ayaw na mapunta sa kanya. Ayaw na. Pero, pero, nung ano, diba, nakasama ko sa mga pelikula niya. Ah! Na site ko. Oh, sa tent. Gumugora yung ano. Babae? Hindi. Oo. Oh. Dalawa yun eh, no? Mm-mm. Galing nito. Talagang lahat ng pwede niyang pakinabangan. Tinatrabaho niya. Kaya nga user eh. Diba? Pero nakita mo naman, sa pagiging user niya, naaral na niya rin yung pagiging, ano mo yun, tinuro sa kanya ng mga user niya. Marunong siyang humawak ng pera. Kasi kaya marami siyang pera. Mapapahalaga siya. Correct. Mm. Alam mo kung ano may pupuri mo dito, ginawa niya ang lahat para huwag magutom ang kanyang pamilya. At saka napakinabangan niya ng bonggang-bongga yung pinaggagawa niya mga hindi magaganda. Pero huwag siyang susupla-suplado kasi alam ng buong showbiz itong mga pinaggagawa niya na ito. Diba? Huwag siyang magmamalaki porque sikat siya, inaaway niya yung mga kasamahan niya. Ay, grabe daw itong mag-aaway, Ate Christy. Mm-hmm. Lalo na sa mga maliliit. Mm-hmm. Sa mga kapo-artista, okay lang, mabait. Pero pag sa mga maliliit daw, ay. Mm-hmm. Pero wala eh, nakita mo, siya na ang lahat-lahat. Mm-hmm. Sinabi mo sa last episode yun, huwag mo na ulitin. Oo nga. Huwag mo na ulitin. Sinabi mo, creative pa rin siya. So, Bukelya na natin sino siya. Yun. Eto yung sumunod, Ate Christy, kasama din siya sa Mini Mini Miney mo. Siya yung paborito talaga sa Mini Mini Miney mo. Siyempre, meron ng apple of the eye. Kasi ang ginagawa ni Mini Mini Miney mo, naglalagay sa picture niya yan. Picture niya ulito, picture niya ulito. Kung saan tumama. Tapos, yung mga ibang artista, tag-iisang picture lang. Siya din mayata ang picture doon. Tapos, kaya nga sumikat din ito, nabigyan ng mga proyekto. Di ba? Kawawa naman yung isang ano sa kanya, Ate Christine, nakakita sa kanya. Nakadiscover, di ba? Yung namuhunan. At saka ito, sanay naman daw talaga ito sa mga beke mo. Sa itsura pa lang naman. Sa probinsya pa lang, di ba? Sa plaza nga nadampot yan eh, di ba? Totoo naman, ni ano? Kasamaan natin. Di ba? Asa na kaya yung kasamaan natin? Hindi ko na nakikita. Di ba ano yun? Ikatrabaho sa sinihan. Yung nervous kay Jen. Tissue ang punan. Yung sumisigaw, umiikot-ikot. Oh. Grabe naman. Ano niya, parang kinulte. Nyute! Supa kayo, Jen! Wala na lang siyang bigla. Oo. Mula nung mawala yung mga alaga niya, no? Binili sa kanya yung kontrata. Oo. Sa aya. Pero wala na mga luman sinihan, ano? Wala na. Parang meron pa rin, Ate Christy. Kasi pinupunta. Yung sinihan sa Espanya, yung kapangalan ng Toma, suki sila doon. Inahatid mo rin ba sila? hindi ko sila inahatid doon, pero suki sila, no? Verdadero to eh. Sa probinsya, yun daw mga parlor doon, lagang kung saan matapat. Kaya sanay. Gusto niyo ba ako magbato dyan sa susunod? Gusto ko. Siyempre. Yeah. Ako ang mas maraming alam tungkol sa kanya. Sa bagay ito, alam naman na natin, na sa probinsya pa lang nila ay sumasali na siya sa mga contest, pageant. Nananalo siya dahil syempre alam mo na kung ano yung rekotitos dyan. Kailangan favorite siya. Kailangan meron ng pag-uusap. Ay, ano ito? Ibinaba agad ang bandera bago pa ang gabi ng koronasyon. Nabuk agad-agad. Mismo. Normal na yun. Sa mga ganyan mga male beauty pageant. Oo. Pero alam mo, hindi niya kailangan sumailalim sa anumang seminar. Hindi niya kailangan sumailalim sa mga payo. Magaling to, itong male personality na ito. Mabibig. Ibang klase to. Ang galing ng pang-amoy. Oo. Mabuladas din. Mabuladas. Hindi nga eh. So parang aswang. Paano? Paano pa ulit? Magaling. Kasi mga aswang kahit nasaan. Ang inaamoy niya. Bulsa. O sino may makapal na bulsa? Langgana pa ko pa. Sabi mo, nagpaplanggana pa ko pa. So, ayaw mo ba mag-true this day? 1980 yata.
Grabe, magaling talaga to. Wala na ako lulusot dito. One after another. Ako, Diyos ko dahil. Naku, kaya. Pagkatapos dito, dito na naman, dito, dito. At sabay-sabay pa kung gusto mo. Kaya iniisip ko, di ba may daling sa kanyang ano, babae, actress. Kaya siguro nagpaparamdam ito para makaget luck ng Yona kasi nadyubos na yung nyera. Naku, I'm sure frontline. Hindi kaya kulay violet na siya? Frontline, Pilipinas lang yung girl. Ate Christy, hindi kaya kulay violet na siya? Ewan ko, pati pamilya, grabe talaga, oo. Talagang ibang klase. Alam mo ba, sa katindihan ng pangangailangan niya, yung ginawa niya, yung businessman, buong pamilya, paiba-iba ng pinupuntahan, iba-ibang bansa. Sumasama siya. Sumasama siya. Ganong kakapal. Ang festival niya. Ang festlock niya. Singkapal talaga ng tagdaran. Grabe. Uy, alam mo, magkakasunod yung episode niya. Hindi pa na ipalabas yung isa siya na yun, ha? Oh, tama. Ito na lang siya. Iba talaga. Ibang klase siya. Manghuhut-hut talaga. Ay, alam mo, mabilis ang pag-unlad. At ito. Malaki yan. Hindi bariya-bariya. Di siya pumapayag. Yung isa kaya. So, ang ibig mo na sabihin sa kanilang lahat talaga, ito talaga yung mga buong professional na talaga, no? Pro ito. Eh, itong huli. Ayan. O, ito ba? Oh. Wala ako alam na ginamit niya na kahit sino para kumuha siya ng pera. Ay, wala. Pero meron siyang ginamit. Para? Para mapagtakpan. Ang butas. San butas? Nang mais. Ito naman ang malala. Frontline Pilipinas din. Oo, yan naman ang pangit dito. Marami siyang ginagamit na ganyan. Dahil sa kanyang pagkukubli. Hindi niya alam kung anong gagawin niyang pagkukubli. Lahat na lang gagamitin. Pagkukunwari. Alam mo, naaawa ako dyan. Bakit? Abay, para mag-pretend ka all your life. Para magpanggap ka na hindi ikaw yung tinuturo ng mga Marites. Saka nakakaawa na rin siya na kasi sumuhanda na lang siya ng ganun-ganun. Kid, ang bilis ng pagtanda niya. Diba? Ang bilis at sa edad niya ngayon, Ate Christy, kung hindi siya manggagamit at kung totoo talaga siya. Oo, oh, eh naman yung pagkatotoo. Dapat may mga new knockers na siya. Oh, paano yung pagkatotoo? Medyo at kung talagang, diba, hindi naman talaga, Peke? Daw! Diyos ko, hindi niya biological kinembular yun. Diba, Junak China daw yun ang isang sister, eh? Yun ang mga chismax na nung talaga. Eh, itong sinasabi niyang Junakis na yun, mukha rin rebelde. Kasi nagpapasite na rin ng mga... Utong ba yun? Siya ba talaga yun? Nagpapasite na riba ng karuog, di ba? Nakariban. Karugtong. Karugtong na. Jolmax. Alam mo kung tama si Morley na hindi niya junakled ite? Baka ang ending nito sila. Diba? Kasi diba may mga ano na nga bidyong nag-kick? Hindi, tsaka posible na kaya ayaw niyang mag-jodjad. Ito na lang junakled niya ang ano. Diyos ko, ano to? Baboya! Baboya na Islands! Alam mo kasi diba yun na, ano din yun, nag-kiss sila diba yun, ano yun? Oo, kinwestiyon din. Kinwestiyon kasi bakit ganun? Malalaking yung mga show, nag-jo-jo-jo. Pero hindi lahat. Yung mga magkakapatid nga diba na nag-kiss din talaga ng labi sa labi. Labi sa labi. Ano yan? Anong kanta yan? Yung kay Didit Reyes. Huwag ka mapanggawa ng kanta. Yung kay Didit, nasikat ni Didit Reyes ay... Bakit ako mayayaw? Kuya na po. Patay na si Didit yun. Ayan. Ito na lang. Alin? Si ano? Bagay na bagay talaga yung kantang Bakit Ako Mayayaw. Kasi di ba? Eh, Didit. Ayaw, come on, please. Pag kumakanda siya, nawawala yung mga microphone. Diyos ko, dapat ang kinakanta niya matod nila. Okay, so, ibig sabihin, paano na to? Ito ba yung sinasabi mong maglalanta dito pag 60 anyos na siya? Malabang. Marco ba? Diba? Pero ang bait niya, in fairness. Hindi naman yun ang pinag-uusapan natin eh. Panggagamit. In fairness, magagamit siya. Okay, nako. Sino ba kasi yan? Sino ba talaga? Sino ba yan? Sino ba yan? Ito yung kwento. Pag-uusapan natin si magandang actress, may malaking bubchi na Marisol, at magaling din siyang artista
at komedyante. Eto na yun. Ano yan? Sa showbiz, kilala siya na isang talentadong babae. Pero deep inside, may mga itinatago siya. Uy, teka. May pinakiusap ako kay Marie at sa'yo kanina. Asan ang papel? Eto yun. Bago ko ikuwento sa inyo, eto muna yun. Inunahan mo na ako. Kasi matindi ang suporta sa atin ng dalawa nating tagapanood. Alam mo, Ate Christy, sana may mag-sponsor sa akin dito dahil tuyot na. Lagay na uli natin to. Oh, ito. Ito talaga, ikaliligaya ito ni Dims Ignacio ng Singapore at saka ni Herminia Carrion ng Los Baños sa Amerika. Ayan, salamat ng marami sa inyo. Thank you. Okay. Ano yung kanyang title? Ay, limutan ko. Nakapokus sila. Ito oh, character actress, binagkakitaan ang, ayoko yung term. Oh, sige, baguhin. Gusto ko katawan na lang. Katawan. Kasi ang original pong nakalagay, character actress, binagkakitaan ang kakatihan. Buti nga, kala ko poker. Ano ko talahin? Kala ko poker siya. Okay. Uy, itong ngayon, di ba naibigay ko na yung tsura niya, di ba? May ugali pala ito, Ate Christy, na sobra-sobrang makate, maelya, at higit sa lahat, pinagkakapira. Sana hindi ko na itinago yung salita. Inunit din pala. May pinagkakapirahan niya. Ay, oo. Sa maling salita, nagbebenta ng aliw? Ng karning buhay. Oo. Parang ang paninda ko'y masarap at malinamnam. Ay, no, Raul. Kaya naman madalas na maubusan. Ay, no, Raul. May kala, may ginatan. Putumayat, palitaw. Oh, puto sek. May bibingkat, galapong. Yung gusto ko yung bibingka. Doon tayo. Doon tayo mag-focus sa bibingka. Ibulong mo ako sino yan. Oh. Marami siyang juggling. Boogie Wonderland. Yes, Ate Christy. Eto, nakakaloka. One time, naku, mga kilalang actor politician to. Ay. Mga kilala, friendship to. Hindi nila alam na sabay pala silang sinusyuartahan. Pineperahan. Kung kadidang sila pareho. Hindi nila alam. Nagulat si actor na magaling... Magaling yun! Action star! Tsaka so, tumititig siya ganun. Parang kiyat. Lumipad ang agila. Parang kirat. Nagulat siya nung ang isang friendship niya pababa doon sa elevator na kung saan nandoon naman ang kondo nitong aktresa na ito. Ibig sabihin, nauna na. So, pakyat siya, pababa naman yung politiko. Oo. Walang pahinga. Nagpang-abot. Ang isip ko nga, ano baka, pare, sheriff ba? Ayun ko sa tayo. Ano nangyari? Eh di, siyempre, makatikati din yung isang, di ba? Ginikma niya din. Itong aktresa na ito, Ate Christy, walang pinipili. Parang bukas na karinderya. Sa lahat ng gustong kumain. Sa lahat ng gustong tumikim. Mapapangit ka man, itsura mo man kung ano, ba as long as na may pera ka, go. Laban kung lahat. Laban. Mga militar. Ay, Ate Christy, militar na nakakaloka. May jowa ito, itong aktresa na ito. Isang mahusay na singer din. Ang tagal nila nagka-relasyon. Ito ang nakakaloka dito. Walang kaalam-alam si aktres na darating si actor singer. Mula sa isang kansiyon. May show si singer sa isang probinsya. Hindi natuloy. Na-postpone. Sabi niya, susurpresahin ko si Chuchu. Sasabing, uuwi din ako within the day. At siya ang nasurpresa. Yes. Pagdating niya sa condo nila, nasurpresa yung singer. Dahil may kakuyang-yangan. May apat na pa. Isang militar. Matakas ang tungkulin. Oh. Alam mo ang reaction nitong sisi. Sorry, nasuka? Po. Talagang nasuka siya. Nagsuka na nagsuka siya sa CR. At doon nag-end ang kanilang relasyon. Hindi na kinaya. Pang-official. Diyos ko, ang galing mong girl. Yung singer na yan, may asawa na ngayon. Masaya na ngayon yun. Napakaganda ng kanilang relasyon. Kayang-kaya mong kantahin yung sa asawa niya. Ay, kaya ko yun. Oh, sige, go. Ang sabi ko. Ngungo ka ba?
Alin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Kira mo, may bots. Ang alam ko, paus ka na. Ngayon, ngongo na. Nag-improve. Kaya pala ito na, itong babaeng ito, ang daliri nakaipon. Ano naman ang nangyayari ngayon? Di ba binibenta niya unti-unti lahat yung naipon niya simula sa kagagahan niya? Malos and horizon na rin lang. Yung mga bag, yung mga shoes, lahat binibenta. So, ito yung actress Ate Christy and Rommel na nalalasingin niya yung isang gwapong... Type niya. Actor. Gwapo-gwapo. Balak niya lasingin. Nag-call siya. Chu-chu-chu-chu. Pumunta siya sa condo, no? Dala siyang alak. Ang pangarap niya, ang balak niya, sisikman niya. Lalasingin niya. Tilam-tilam na tilam siya doon. So, mama, hindi niya alam. Lasinggero pala. Oh, hindi niya nalasing. Siya ang nalasing. So, naiwan siyang nakahiga sa biranda. Ginawa naman security guard. Pinitik-pitik si Neneng. Grabe na yung pitik-pitik. Nagaroon ng pitik mo lang. Pinitik-pitik si Neneng. Nagising siya sa sakit. Inisip niya kung sinaktan ba siya ni aktor. Ibang klase. Yung ano niya. Yung pechay niya. Uy, isipin mo, paano kang pitik-pitikin? Eh, yung girlless na nakanin yun eh. Majokit yun! Nakakaloka, no? Totoo. Basketball player, general, actor, businessman, basta may datong. Kanya lahat. Kasi ano rin to, diba? Breadwinner din kasi ito. Oo, wow. Kahit breadwinner ka, wala kang patawad. Nagugulat nga, ino-orderan niya ng mga designer bags. Iba-ibang check yung binabayad sa kanya. Mga kilalang tao. Magkakano naman ang binibigay? Milyon. Uy. Diba, ang isang bag? Oo, magkano yun. Ganon. Pero parang inukay-ukay niya na yung... Hindi mo pwede iukay-ukay yun. Napakamahal nun. Binibenta niya, te, ng bongga rin. Mababa ng konti, pero hindi ukay-ukay. Ang ukay-ukay itong suot natin. Kaya ngayon, nandito na naman siya, diba? Nagbabaka sakali kasi... Wala na, hindi na niya kayang gawin yung noon. Sumubuel yun. Tsaka iba na aura niya. Hindi na siya ganun kaganda. Iba na ang fest lang. At saka marami mga jota na rin pa, ano, diba? Pa-jota. Tapos na yung kanyang eksena doon. Ang ganyan ka na lang ba? Todo na ba yan? Todo na to! Go, go, go! Wait! Nagtanong lang ako, pinigay niyo lang ang pagkakakilanlan. Grabe, no? Pero totoo, lumilipas ang ganda, lumilipas ang kurbada ng katawan. Kahit ano pa ang gawin natin, hindi tayo natanda ng paurong. Magbabago ang ating kagandahan at ang katawan. O ngayon, ano man ang gawin niya, sino pa kukuha sa kanya? Binibenta rin niya. Oo, kasi yung jowa niya ngayon, hindi naman at pangka lang. Hindi ka sumaran na raw. Uy, sumad-sumad. Pangka nga, diba? Kaya dumuwi lang sila mag-generito. Okay. Sino ba siya? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Ay, hindi ka naman sasabihin mo. Ano? Tapos na tayo doon, di ba? Malin, sinunod ko rin kasi. Malin siya. Ano ba dapat gawin? Sabi niya, sino ba siya? Tapos ako naman, sino ba siya? Ano ba dapat gawin? Ayun, dali niyo iligaw. Ano ba dapat ang gawin? Naku, ito na nga. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-comment, at mag-share. Ayan. At syempre, ikalimbang ang bell. Busog na busog tayo sa mga blind items, sa mga makatuturan at controversial na kwento na lagi niyo pong gustong marinig mula sa amin. Rommel? Nanay? Salamat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ito po ang inyong Showbiz Now Na! Ito po.